Hi guys, welcome back. So it's me, Francisco. So for this video, mag-unbox tayo ng headlight na in-order ko sa Lazada. Let's go! So yun guys, ito nga palang headlight na to is more on pang bike nyo siya nakikita. So ito, binili ko para sa scooter ko. So kasi yung scooter ko na PLEEDO X K1 is medyo mahina yung headlight niya. So ito maganda siya kasi headlight siya inside the box, headlight siya na may kasama horn. So yung pinaka scooter ko kasi is wala siyang built-in na horn. So meron siyang headlight tapos mababa pa. So ito mas magagamit ko siya, medyo i-forward ko siya ng konti para mas makita ko yung dadaanan ko. So meron siyang kasama horn. So ayan, so malakas siya, so mas maganda. So may makakasalubong ka man or mayroong tatawid, pwede siyang businahan para ma-alert siya na may paparating or magliliko ka or mag-i-stop ka. So ayan, mas maganda siya. So itong headlight ito is mayroong tatlong mode. It's yung high, low, saka yung glare. So ayan, so maganda siya, so medyo malakas siya. Then maganda pa dito is rechargeable siya. Compared to sa mga battery, minsan naglabas ako ng battery sa daan, maghahanap ko pa ng bibilan para magamit ulit siya kinabukasan or sa susunod na gamit. So ito, pwedeng pang nabusan ka, charge mo lang pag-uwi mo or saan ka pupunta, charge mo saglit, then magagamit mo ulit siya agad. So yun ang naganda sa rechargeable. So dito sa box is meron pa siyang kasama tail light. So ito, mas maganda rin siya para ma-alert yung nasa harapan niyo or paparating sa likod niyo na mayroon palang scooter na nasa harapan niya or may tao sa harapan niya. Kasi minsan, kulang ka nito kung madilim mo sa harapan nung minsan sasakyan, minsan hindi ka niya mapansin. So accident prone pa. So maganda to, medyo malakas yung ilaw, makikita sa harapan, sa lubong mo, so sa likod mayroon din pang alert mga makakasabay mo. So ayan, meron siyang tatlong, ito din is may tatlong mode. Is, ayan, yung standby lang, yung glare, yung bilis. So ito may glare din na medyo mabagal. So ayan, so yun yung tatlong modes niya. So ayan, so ito naman ngayon is ikakabit dati sa scooter ko, then tetesan na siya sa daan kung effective ba siya, kung napaganda ba niya yung ano, yung vision ko, or visibility ko sa daan. So ayan.
So yun guys, mag-short ride lang tayo. Check natin siya dali, kaya ng San Antonio. So yan, so for now, naka-ano lang siya, naka-eco mode. So siya yung pinakamabagal. So try natin mag... So yun guys, yung mga nangahabol. So yun ang aming guys, aso. So try natin bilisan. So yun guys, naka-second gear, naka-high gear na tayo. Naka-high gear ko pala. So, ano na tayo? Mid lang tayo. Second gear. So yun guys. Medyo di ko napindot kanina yung gear. Kasi naka-ano siya, naka-cruise mode. So yun guys, medyo delikado na sa gabi yung mag-scooter dito sa pag-scooter. So yan. So malubak pa yung daan dito sa amin. So yun guys, ito yung gamit ko ngayon is yung built-in na light. So try natin i-open ngayon. Ayan. Kita nyo. So ayan siya. Ayan yung pinakapalengke ng San Antonio. So guys, tumado itong ako. Siyadong konti na lang tawad sa palengke. Kasi nga, siyempre nag-iingat din sa COVID. So may curfew pa rin. So ayan. No, try natin. Ipot. So yun guys, medyo madilim dito, retrip pa pa yun. So yun, yun yung built-in na light ni PLEEDO X K1. So ito naman yung gamit natin yung light na binili ko. So ito natin magpapikot-ikot lang dito. So ito yung pinakamunisipo ng San Antonio. So yun guys, mas kitang kita dito yung mga lubak-lubak. Ayun. So, ganyan natin yung makita yung aso. May nakakarang mga aso sa kalsada. Ayun, lubak-lubak, makikita mo agad. Gamit itong ilaw natin. So yun, gamit natin si low. Ayun, si low. Diba? Tapos bumaba siya. And then, straight up.
guys, paikot-ikot lang tayo dito. Kasi dito lang medyo maganda yung daan. Yung bahay ng San Antonio. Tesla lang tayo. Check lang tayo ng ilaw kung effective ba sa daan. Makikita ba tayo ng mga kasabay natin. Nakita ba tayo ng mga kasalubong natin. Experience sa daan, medyo hinabol tayo ng aso, so nahulog pa yung GoPro ko, but na lang, hindi tayo inabutan ng aso. So ayun, nahulog yung GoPro sa daan, dahil medyo malubak na. Then, bigla nung pagkahulog, then biglang nagdati na yung maraming aso. But na lang, nabalikan ko siya agad, dahil wala tayong kasalubong o kasabay, nakaligtas naman tayo sa mga aso. So, be alert lang, lalo na sa inyo. So kung alam yung maraming aso sa inyo, ingat-ingat lang. Then ngayon, total review is maganda naman siya. Sa gabi, nakikita ko yung mga lubak-lubak. So overall, maganda naman. Maganda yung horn niya. Yung taillight niya, maganda rin. So yan. So kung nagbabala kayong dahil sa mga bike user dyan, nagbabala kayo ng, ano, ng headlight, is paganda to. So rechargeable na, malakas pa. So mas makakatipid kayo. So sa, lalo na sa may battery, bili kayo ng bili. So dito, recharge na siya. So yan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video ko na to. So yun guys, maraming salamat ka pala sa pag-suporta. Sana okay lang sa pag-suporta sa akin. Kita kayo sa sulit ng mga video. So hanggang dito na lang. Peace!